Good afternoon sa inyong lahat at sa ibang lugar, good evening din. Ang topic po natin sa araw na ito, what is jargon? So how does this jargon improve my YouTube life? Alam mo ba na ang jargon ay isang salita na hindi pa natin naririnig o first time lang natin narinig? O mga abbreviations na hindi natin alam, kagaya ng RS o Ride Safe, LOL o Laugh Out Loud, BRB o Be Right Back. Sa mga professionals naman, CC me or double C, copy me, ibig sabihin sa email, bigyan mo ako or sendan mo ako ng email. Or kagaya ng usapang customer service o technical, kagaya ng mga IT, mga congestion, yan, hindi natin alam yan. Intermittent or internet traffic, yun ang mga terms na jargon sa atin. Pero sa mga iba, sa mga engineer o mga IT professionals, alam nila ang salitang ito. Ayan. Yan ang tatalakayin natin today. But before I do that, I would like to invite everyone to hit like, subscribe, and share. Alright? Natin upang hindi malaman ang isang algorithm o system ni YouTube para maiwasan ng spams o kaya pagsabi ng sub to sub naman o kaya pags naman o kaya nadalaw ko na bahay mo o kaya nasipa na kita, nabigyan na kita ng ayuda o kaya nabalikan na kita, pabalik naman, patapik naman o kaya pabalik naman ng pagmamahal mo dyan. Jargon po yun sa iba. At marami pang iba na jargon na ginagamit natin para makatulong sa bawat isa. Pero marami sa atin ang hindi alam na temporary things na ito. Kagaya ng video ko, sino nga naman magkaka-interest sa mga pwede kong sabihin? Ano nga ba talaga gusto ko tumbukin sa buhay natin bilang YouTubers o bilang isang tao? Ito ang isang jargon. Marahil alam na ito ng iba. Jargon ba sa'yo ang salitang kaligtasan? Kung ito ay isang jargon, dapat mong tapusin ang video na ito. Panoorin mong mabuti. Alam po, ang kaligtasan, kung ito ay yung alam na, pinagpala ka. Ano po, makinig ka lang hanggang dulo ng video na ito kung hindi pa. May mga tanong tayo, ito ba yung magliligtas sa atin sa aksidente, sa COVID-19, sa ating pagkakasakit, maliligtas sa sakit, sa trahedya, God forbid, wag naman po sana, at kung ano-ano pa. Hindi po ito ang kaligtasan na aking tinutukoy sa video na ito. Ibabahagi ko sa inyo kung paano ang kaibahan nito sa araw-araw nating ginagawa sa buhay. Yung iba naman, utang natin sa ating mga magulang. At iba naman, utang na loob. Ano po? Minsan naman, babayaran natin yon, sisingilin tayo sa ating paglaki. O kaya naman, pag-aaralin tayo. Meron tayong utang na loob. Para ano? Pag-aaralin tayo para makagraduate tayo. Para ano? Para sa kolehiyo, magkaroon ng diploma. Para saan? Para magkaroon ng trabaho. Pero pinagpala yung iba. Hindi pala nakagraduate, pero may trabaho. Pinagpala kayo kasi may trabaho kayo. Yung iba, nagbablog. Ano po? O halimbawa, napromote ka na. Nagtapos ka ng trabaho. Napromote ka na as a supervisor sa isang company. Tapos ano? Pagkatapos nito, ano? Nakaipong ka na, nakakuha ka ng bahay, ano pa? Lag. O kaya na-promote ka na ng supervisor, gusto mo naman manager. Minsan naman, nagkaroon na tayo ng maraming likes. O kaya, na-monetize na tayo. Minsan naman, gusto pa natin ng we want some more. Parang gusto pa natin ng iba pang bagay. Pagkatapos natin may accomplish ang isa pang bagay. Pero ano nga po ba dapat ang nating natatanong sa ating mga sarili? Pero para saan? At para ano? Halimbawa, meron ng isang tao na successful na. Fulfilled na raw siya. Kasi nagawa na niya lahat ng bagay, nabili na niya lahat ng kanyang gusto. Pero ito po ang totoo. Ang tao ay walang contentment. Kagaya nga ng isang halimbawa, ano po? Meron akong isang kilala, nakita o napanood sa YouTube, meron siyang isang sports car. Alam niyo po, nung nakita niya yung helicopter, sabi niya, gusto ko ng helicopter. Akalain mo yun? Gusto ng isang helicopter, isang may-ari ng sports car, napakayaman, gusto pa niya ng napakaraming bagay. Ano po? Tapos yung iba naman, naka-Toyota, gusto ko naman ng sports car. Yung iba naman, naka-kotse. Sabi naman nung ibang naka-rider, kagaya ko. Rider po ako, ano po? Sabi nung ibang rider, gusto ko naman magka-big bike.
O kaya kotse naman. Wala pong contentment ang lahat ng tao. Yan po ang totoo. At ito po ang pinakamaganda. May nagbibisikleta dyan, nakita kanya nagbablog. Wow, sana all may motor. Ang ganda kasi ng motor mo. Di po ba? Ngayong panahon ng pandemic, may mga iba naman sinasabi, sana all may ayuda, sana all may bigas. Hindi naman po masama maghangad ng mga bagay na ito. At alam naman natin na temporary things lang ito. Ano pagkakain mo, bukas magugutom ka na naman ulit. At dapat lang naman nating enjoy ang panahon na ito. Makipag-bonding sa family, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Alam niyo po, sabi ng Bible sa Book of Mark 8 verse 36, sabi po doon, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul?" Anong maidudulot ang mapapalan na maganda ng isang tao, makamtan man niya ang lahat ng yaman sa mundo, pero maiwawala naman niya ang kanyang kaluluwa. Remember na hindi natin pag-aari ang buhay na ito. Hiniram lang natin ito sa kanya. And we need remember to always give thanks and glorify God in all the blessings that we may receive. Jargon din ba sa iyo pagkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos? Sabi sa Romans 10 verse 14, "How then shall they call on him in whom they have not believed, and how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" Paano sila tatawag o mananalangin sa pangalan ng Diyos na hindi naman nila nakikita at hindi naman nila kilala? At paano ka maliligtas? Alam niyo po, sabi ng mga hindi naniniwala sa Diyos, "Hindi ako naniniwala dyan kasi hindi ko naman nakikita." Eh hindi mo rin nga nakikita yung coronavirus, pero takot na takot ka. Nagtatago ka sa bahay mo. Can you believe that? Pero eto ang maganda. Sabi sa Romans 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat nagkakamali, kaibigan. Lahat din nagkakamali ng paraan ng pagtawag. Sabi nga sa Romans 10 verse 13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Ang tanong, kaninong Diyos ka ba tumatawag? Paano ka nga naman tatawag sa pangalan ng Diyos na wala kang relasyon at hindi mo siya kilala? Paano ka maliligtas? Meron nga isa sa video na video siya. Nagnanakaw. Nagnanakaw ha? Burglar po ang tawag dito sa US. Burglar po siya. Sabi niya, "Sana Lord, huwag ako mahuli." Or he says on that video, "Sana hindi ako mahuli ng pulis." Tama ba naman yun? Sa tingin nyo, kaninong Diyos po ba siya nananalangin? Tatlong bagay lang naman po ang tutumbukin ko sa video na ito. Baliwala ang lahat ng ginagawa natin na mabuti, hindi rin pagtulong sa kapwa at mabuting gawa ang magiging daan para maligtas ang iyong kaluluwa. O nga, ang bunga ng pagiging ligtas o tagasunod ng ating Panginoon ay paggawa ng mabuti. Pero hindi lahat ng nakakagawa ng mabuti ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sabi ng Biblia sa Matthew 7 verse 21, "Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven." Malinaw na sinabi doon na yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama ang makakapasok sa kaharian ng langit. Ano ba yun, kuya? Baka itanong mo ngayon. Ito po yun. Nandito po nakasulat. Ang kalooban ng Ama. Kalooban ng Diyos na makonsensya ka, magbigayan, magpatawaran, magmahal, at nagit sa lahat, irespeto mo ang pinadala ng Diyos para makapakinig ka ng salita niya. Dahil hindi reliyon at hindi mabuting gawa ang makakapagligtas, at hindi rin porque nagsisimba ka at hindi rin bautismo ay makakarating ka na sa kaharian ng langit. Sabi sa Matthew 7 verse 22, "Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works?"
Sabi sa verse 23, "And then will I profess unto them, I will never knew you. Depart from me, ye that work iniquity." Ye, ibig sabihin po, you, ikaw na gumagawa ng kasalanan. Ano po? Lumayo ka sa akin. Ang sabi po doon, malinaw na sinabi, sasabihin ng marami, hindi ba't Panginoon kasama mo kami gumagawa ng kabutihan at mga himala? Tama ba Panginoon? Sasabihin sa kanila ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Kayo na mga mapag-imbabaw at mapagpanggap. Kayo ay mga makasalanan. Pero kung ang pangalan ng Panginoong Hesus ang naluluwalhati sa buhay mo, na itataas at hindi ng mga kalokohan mo o mga kakulitan mo, pinagpala ka. If His name shall be lifted up, sabi ng Panginoon, or my name shall be lifted up, sabi ng Panginoong Jesus, I will draw all men towards you, and His name will be lifted up above every name. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Ano po? At ikatlo, nang nalaman mo na ikaw at ako at tayong lahat ay makasalanan, natuto tayong magpatawad, magbigay, at ngayon ay nagmamahal na rin, naisip mo na ba? Alam na ng Diyos na siya ay mamahalin mo rin. Siya na tinadyakan, sinipa, nilatigo, dinuraan sa mukha, sinampal, sinuntok, pinagsugalan ng mga damit, kinurunahan ng tinik. Siya lang ang kilala kong korona na nagliligtas at naipako sa krus para sa kasalanan mo, kasalanan ko, at kasalanan ng lahat. And after 3 days, He rose again. And He is in heaven. And He is watching us all. Sabi doon sa Bible, 2 or 3 who prays in my name, I will be there. Nandyan ako, naririyan ako kasama mo. 2 o 3 lang kayong manalangin. Sabi po ng Biblia. Sinabi pa ng Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Napakasarap po pakinggan. Ito ay isang regalo. Hindi po siya kagaya ng isang tao. Pag niregaluhan ka, akin na yan. Pagka nagkagalit tayo, nagkasala ka ulit sa akin na yan. Hindi po ganun ang Panginoon. Ano po? Ang pangako po ng Panginoon ay iba sa pangako ng tao. Kaya po, napakasarap pong pakinggan dahil po sa pagmamahal. Ano po? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang nag-iisa at bugtong na anak na si Jesucristo, na ang sino mang manampalataya maniwala ay hindi na mapapahamak sa apoy ng impyerno, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ililigtas niya ang ating kaluluwa sa apoy ng impyerno at tayong lahat ay magkakasama-sama doon. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." At ito pa, nung naipako po ang ating Panginoong Hesus, sabi ng isang nakapako doon, "Panginoon, isama mo ako sa paraiso." Alam niyo po, sabi ng Panginoon sa kanya, "Today, thou shalt be with me in paradise." Kinailangan po ba niya magsimba yung naipako sa krus? Hindi naman po. Kinailangan po ba niya gumawa ng mabuti? Hindi naman po. Bakit po? Dahil ginawa na po lahat ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. "It is finished," Jesus Christ said. At yan po, dahil po sa pagmamahal natin, hindi na natin kailangan mahirapan. At dapat po nating enjoy ang mga bagay na ito. But because it will come to pass, lilipas din po. Ano po? Kapag po ang Panginoong Hesus ay tinanggap mo sa iyong puso, lahat ng bagay ay pwede mong ma-overcome, including your trials in life, your difficulties in life, your finances, your physical attributes, your spiritual attributes, everything. Yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyong lahat. Sana po naiintindihan niyo po na ang Panginoon ay kumakatok sa iyong puso at hindi po siya nakapako. Naroon po siya sa langit ngayon. Dapat po nating maintindihan ang bagay na ito. Siya po ay patuloy na kumakatok sa ating mga puso, sabi sa Biblia. Ngayon, kinakatok na niya ang iyong puso. Salamat po.